restando no corpo. Por isso, queremos que o Espírito de Deus nos inspire. One God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, said, "Leaders of the people and elders, if we are being examined today about a good deed done to a people, namely by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, in his name, this man stands before you here. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation to anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved." The word of the Lord. Thanks be to God. Oh, we did it by the Lord.
A reading from the first letter of Saint John. Beloved, see what God the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet so far, the reason the world doesn't know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be as God should be revealed. We know that when it is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. The word of the Lord. Thanks be to God. Please hold us stand. Ang linggo na mabuting Pasko
minority. Napakaluwi po yung universe na po yung katoliko. Dito sa atin, sa Vietnam, para sa Pilipinas, tayo 85% ay katoliko. Maliit lang mo naman yung mga katoliko, pero makita mo yung 200 ang mga nagpapali. Doon po sa isang diocese. Lalo na rin ako na kung pumunta pa sa isang diocese. Nadalawa ko ay sa pagkain ng mga ko sa Ho Chi Minh City. Yung diocese of Sondro. Na minimum 500 seminarios. 300 ang pastor, 200 ang theologians. Eh, kami po mga sina naman ang pag-present ng mga pari. Kami po yung 60 na mga pari. Mula ko sa Diocese ng San Pablo. 60 na pari mula ko sa Diocese ng nasasakupan ng Pilipinas. 4 na sa Diocese ng San Pablo. 2 obispo. Nasama ko namin. Ang obispo ng iba, ang obispo ng isang ay tanong namin ay paano nila namimintay ang ganitong karami ng pasyon. Yung obispo ang pangalan ay si Bishop Joseph. Palimitan ang pangalan na may ginawa ko sa Biblia at sa mga sakto. Yan po mga pangalan ay Joseph, Dominic, Peter. Malimitan ko ng mga ulo ay pangalan ng mga sakto. Kaya ang sinabi ko pala doon yung maraming Dominic. So, ang sabi ko ni Bishop, sabi niya yung dami ng kanilang mga pastor, dahan-dahan na magbigay nila ng kanilang sarili para sa nasa pamilya raw yung susi. Hindi mo naman. Maliit lang ang presidente sa Catholic Corporation na ang pila. Ay kung inclusive po, kung wala pa yung diocese na mayroon yung 200 seminarios o more, higit sila 500 seminarios. Bakit sa pamilya? Yung bahagi mo na usap yung pangalala, yung pagiging magiging pastor, ay hindi sila sa loob ng pamilya, sa pangunguna ng aray at magkakaroon. Yung parang mabuting pastor ay yung nanay at yung tatay na may pagkakaroon ng pagkakaroon sila. Ito yung mga pangunguna ng pagkakaroon at kinakailangan natin pagkakaroon ng pansin. Kinakailangan natin pangalagaan. Halimbawa na lang ako sa iba ay noong nagmula 1975 ay inumistate ng communist government ang lahat ng eskwelahan ng mga katoliko at ng mga hospital. Dahil ng hospital ng eskwelahan ay public, walang private. So yung mga eskwelahan ng katoliko ay confiscado ng gobyerno. Ngayon sa iyo, yung mga bata nito, kung paano nilang matulungan sila ay mag-aantay na kanilang buhay, katulad ng isang mabuting pastor. Doon po sa isang parokya na pinuntahan natin, yun po yung mga sisaklak na nagkali, ay nakita ko namin yung mga hilera, nakahilera po yung mga motorsiklo, yung mundo transportation doon, ay motorsiklo, kakaw nila po ang mga
Doon sila tinuturuan. Sinusunduan pinahatid ng pangunan. Twice a week for 1.5 hours. So yung isip mga magulang na gumagawa sa mga anak ang mag-aaral ay tungkol sa ating pagpapanatay. For the period of 3 years, pinunod ko na period ng ibang ang matanggap na mga pumunod. Very expensive ang kanilang pag-uuro para sa kapatid nito. Kasi nakita niya naman, kinakailangan ng mga kapatid na magpuruan ng mga kapatid na maging katulad ni Jesus. Anong pala katulad ni Jesus? Maging sa magpuruan pastor na hanggang magpaling mga niya sa hindi para sa kanyang bayan, para sa kanyang simpahan, para sa kanyang Diyos, para sa kanyang pagkakamalatay. Kaya no wonder kung bakit maraming pastor. Kasi sa pagkabalik ng bagong pamilya, lalo-lalo sa pagkulang ng mga magulang bilang mga magbubuting pastor. Tingnan mo yung mga nalang ang gusto kong nagawa na nakakabagin marami na yung isang mas maliwano ng pagkulang. So, kung kumisan dito, nakita ko na alala ko sa aking pagkulang, kumisan dito sa Pilipinas, na kung minsan may tinanong ko na bata ko, bakit hindi ka makasama sa Boys Communion? Eh bago na patagulad ako ng dati na nang sinasaloy ng aking baptismal certificate. Ay, bakit mo na nakakalulog na natin kung minsan na yung pagtuturo, pagtuturo sa mga bata, lalo-lalo na para makatulad kay Jesus, para para sa pagkakapalataya ay nangailangan ng mga mabubuting pastor. At yan mo ay nagsisimula sa bawat pamilya. Kaya ito yung panalangin natin. Ipanalangin natin yung tsoko ng kapag na nangailangan kinakailangan natin yung makatulog kay Jesus, ang mabuting pastor upang panalagaan natin yung isang ngayon mananampalataya na ako na malilayo natin ang ating sarili sa kapahamakan, na mayayon natin yung ating sarili para makamit ang buhay na kaligtasan na tuloy ng ating Panginoon Jesus Kristo. Upang lubos natin yung maranasan kung kaulugan ng apostolic exhortation ng Santo Papa, Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Na hanggang naman magandog ng kanyang sarili para sa pananampalataya. Na magandog ng kanyang sarili para sa Diyos. Sumama sa mga pagkakataon na ito, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived in the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and died,
Let us pray to God, the Father, Son, and the Holy Father, in His Son, Jesus, the Good Shepherd, may we become instruments of His love and care for His people. We implore Him in prayer. Lord, graciously heal Your people. Lord, graciously heal Your people. Bless our Holy Father, Pope Francis, our bishop, priests, deacons, and all church ministers. Give them warm and caring hearts that they may be true shepherds of Your people. We pray. Lord, graciously heal Your people. Grant the most important office, faithful shepherds to those who trust in their care, placing the welfare of others before their private interests and personal comfort. We pray. Lord, graciously heal Your people. Make our families and parishes fertile seedbeds of Christian, religious, and missionary occasions, who will continue the mission of Good Shepherd, seeking out the lost and those outside of home. We pray, Lord, of Your presence. We ask these